kababayan tayo rito ang sumisigaw sa akin. Yan, 60 kababayan all the way, merong 8%. Siyempre may time tayo. Magkano mo tayo? Ano pangalan? Dito, matindi rito, masikip to. Nakakatakot to kapag ka hindi ka prepare dito. Alright you guys, andito tayo ngayon sa Radium Hot Spring. Brief kick tire at may kababayan tayo rito ang sumisigaw sa akin. Ay! Basta! Upa muna kayo, mag-brief kick muna ka tayo. Ano? Hindi na kayo nagsama ni Jared. Wala na, si Kanakan nasa dito pa rin. Pero si Kanakan, nag-ano na siya. This is mo. Anong company kayo? DC Transport. Ano ba yan? Matagal na kayong dito? Hindi, ano lang? 1 year pa. Si Mrs. Sabay kayo? 11 months lang ako. Bago lang siya sa Canada. Last year. Pero pinakuha mo siya ng business. Oo, pagdating dito, pinakuha ko. Nakapasa ako this year when January. Galing na. Tama yan. Para maka, ano kayo, kumuha kayo ng truck. Nabili na siguro. Saan nakabase? Calgary. Bago kayo nag-partner ni Jared, kami nag-partner ni Jared. Din, saan ba yun? Sa HBC. Oo, AC. Nag-ano pala kayo? Nag-team kami. Nung kumukuha pa lang siya ng license niya, ako ang tumutulong sa kanya, ako nag-a-apply. Pagkakuha niya, nagbiyahe kami sa US. Tapos, suminto siya sa akin, ipipag siya sa'yo. Oo, kasi nag-ano muna siya eh. Mag-ano muna siya doon sa... yung city. Anong biyahe nyo? Canada wide lang din. Ito sana yung nasawa mo sa mga kundo. Introduce nyo, ang galing na rin. Mag-shoutout muna kayo mga kaibigan na si Madam Gladys at ka mister niya si Ray. Andito tayo ngayon sa Brick Check. Ano ba tayo dito? Radium Hot Spring. Shoutout muna yung mga Shoutout kay Jared. Si Kanakan, si Jed, at saka si Mrs. Shoutout sa taga Cebu. Cebu, si taga Cebu. Wala, andito lang yung mga anak niya. Sinong nag-aalaga dito? Wala, 18 years old na eh. Ay, malak. Mag-overtake ka kanina, kaya pasilip-silip kami. Ako yung naka-overtake sa'yo. Sa kananas case. May ano sa'yo, kananas case yun. Oo, sa kananas case, oo. Tapos nag-ano kami, nag-gas-up kami doon. Saan banda yun? Saan banda yun? Kananas case, yung may casino doon sa left side pa. Mag-bank. Kini-check ko yun. Kasi hindi ko, sila kayo. Kasi tinignan ko yung panagyo. So, nag-check siya yun ang vlog niya. Nag-check. Sabi niya, sure ba? May ano ba yun? May bus bank? Oo. Meron. 7 yung tapusan ng number niya. Kaya nga nung nakita ko, sinisigaw sila ako. Kabayan! Pagkakataon nga dito eh. Wala na ba kayong shoutout? Saan kayo pupunta? Sa BC? Tapos siya kami ng Delta. Tapos, pagkatapos ito, pabalik na kayo ng Calgary. Siguro Calgary or baka... Pagkatapos siya. Lalayo ng mga... Ano to? Thermals kayo? Thermals. Akala ko... Ano na kayo ah? Tawag nito yung... Owner-operator? Hindi, revenue. Ganda daw sa akitaan ngayon daw, revenue. Unang year pa niya, kaya ayaw ko muna kalabasin ng US. Para madali lang yung citizen niya. Yun ang ano din pagka Kasi pag lumabas na to ng US, wala na, matatagal na mo. Ito guys ha, mag-asawang truck driver, si Mrs. 11 months pa lang niya dito, nakuha niya, pero pinakuha agad ni Brother Ray ng license, nakakuha naman sa awa ni Lord. Thank you talaga at mabilis lang yung ano. Tapos ikaw na nag-training kay Mrs. At pagkatapos niya, siguro naman, balang araw, plano nila sigurong kumuha na ng truck.
Sa'yo, sa'yo, sa'yo. Ano sa'yo, sa'yo naman nga. Wala naman akong ibang truck, kundi isa lang yung truck ko. Kuha ka ng iba. Tapos i-book mo na sa ibang company, kami yung magka-drive. Ay, nakupo. Kayo na lang kumuha. Mahirap lang. Baka mamaya. Mahirap din kasi kumuha basta-basta ng truck. Tapos, siyempre, ang driver is, nandun na yung privilege sa kanila maging owner operator. Ay, ang truck, hindi naman yan. Pero pag, diba, walang diba driver. Masakit sa ulo? Masipag naman kayo mag-drive kung ano yung ano. Basta ano, biyahe-biyahe. Biyahe-biyahe lang. Yung ano, maintenance ng truck, di ba? Ano kayo? Sa'yo ba yun? Or sa kapal? Oh, sa'yo pa rin yun kasi truck mo yun. Kasama na yun sa maintenance. Eh, kumikita ka naman eh. Pero kumbaga ngayon, yung kita nyo. Kunin mo yung number niya. Katuro tayo. Normal. Oh, sige, pagkaan ko. Kung paano ba? 204. Okay. Gano'n, pagkano? Tawag-tawagan nyo ako, pagkano? 204. Ay, hindi ba kayo nakalagbok? Nakailag kami. Ah, ilag sa cellphone. Pagkano bigayan nyo rito? Oh, bigayan nyo. Ano ba? Yung... Per miles? Oo. 6 per miles? 30. 60. Ah, 60. Oh, split tapos, na kayo doon. Oo, tapos bayad yung pick-up and go. Lahat. Ganyan naman talaga ang normal na ano. Ano ba itong truck nyo? Kenworth. Ito ang second choice ko na truck eh, Kenworth. Pero ano lang, marami lang parang sikitin. Marami nang lumalabas na ano. Siguro kasi ano na, 400,000. Ilang taon na ba ito? Ano, kami 6, parang ano pa lang, 1 year, almost 2 years. Almost 2 years, 400. Pero hindi naman sa engine, siguro yung mga ano lang siguro. Yung mga... Yung mga... Sa airlines. Kasi, diba, ang pangit ng ano, ng weather sa Saskatchewan. Doon sa most jute, patong papuntang Swift Current. Galing nga ako doon kagapon eh. Ay, hindi kami, na ano kami doon, natingga kami doon. Baka nga magkakasunod lang din tayo. Kasi galing ako ng Winnipeg to Chicago, Chicago to Ontario. Ontario to Vancouver yung tatakbo yung wine. Recap na yung ginagamit ko kasi nag-focus ako ng beer. Nag-focus ako. Kasi yung US, bumalik siya. Pabisi. Hindi kasi, mababalikin nga dapat ako eh. Mag-re-resit sana ako. Kaso nga lang, nag-focus ako ng diop ng 28, 29, 30. Mag-diop ako sa bahay kasi di nung bunso ko, eh gusto ko ng doon. Eh, pagbalik ko, baka sakaling okay-okay ang daanan at makauwi ako hanggang Friday. Kaya naman, diniredirecho ko na, recap na din ang nagami ko. Cebu ba yan? Oh, Bisaya si Miss Khan, Bisaya. Ano, Bisaya? Cebu City? Cebu. Hindi, ano, Miss Mindanao eh. Surigao si Macy's eh. Ay, ako Pangasinan ako. Mindanao din yun, Davao din yan. Davao. Ako Bisaya. Oh, bisa, mga Bisaya pala kayo. Shoutout sa asawa ko, ayan. Mga Bisaya. Mga Bisaya kami. Si Mrs. Eileen, no? Eh. Shoutout kay Pinoy Tracker. Oh, shoutout din yun. Bisaya. Shoutout din kay Pinoy Tracker. Si kaibigan Kevin at saka si Manny, pamilya niya, sinababayang mga. Yung mga kababayang Ilocano, shoutout na rin yan. Maraming gustong magpa-shoutout sa akin pero hindi ko may shoutout kasi nga. Alam nyo naman mga kaibigan, busy minsan, basta kapag nag-vlog na, ito na lang. Tsaka yung huli kong upload sa video ko is about 6 days na yata, hindi ko nasundan. Kasi nga, dire-diretso yung hindi ako makapag-upload. Kasi minimum lang yung aking data, wala pa ako sa bahay, hindi pa ako nakaka-uwi para mag-upload ng video. Pero marami na akong na-capture. Abang-abangan nyo na lang mga kaibigan. So, paano yan? Kapag dating nyo doon, sa kayo, magpapalitan, natutulog ba kayo? O wala. Kaya nito, smooth lang kayo. Oo. Ito, drop and pick, Amazon. Pagdating doon, hook up, balik na naman. So, magaan lang ano nyo, yung load nyo. Magaan sa ngayon. Sa ngayon. Pero, tri-axle talaga yung sa amin. Oo, tri-axle din ang inilan. Mga kaibigan ha, kaya... Pero pag dumating na rito, talagang driver ko na. Ano, nag-aral dito, ako dito. O, umuwi ako ng ano, Pilipinas, kasi para hindi ako mapamahal dito. Doon ako mag-aral sa Pilipinas. Hindi kasi yan, truck driver pagpasok dito. Ah, port permit. Na, again, o immigrant ka na rin. Ano ba foreign worker. Eh, katulad namin ni Mace, dumating dito rin, katumasa ng arena sa Pitsate.
Then nung na-PR, yun. Pero anyway, guys, yes. Gusto pa namin na sana magkwentuhan since naman eh. Oh, marami po tayong at least kahit papano. Thank you, ano? Na ano, ingat-ingat lang. Ingat, no, ingat, ingat, ingat sa pagdating. Ulit. Oh. Salamat, thank you. Salamat, bye-bye. Okay. Okay, mga kaibigan, yan. Mag-asawang truck driver, yan. Na-chepon natin dito eh. Mag-brebrick check muna tayo rito dito sa Radio Mud Springs. So since andito tayo, no? Ayan, nakakita natin. Well, ito. We are here, sabi niya. Ayan, 60 pababayan all the way. Merong 8%, 6% pababa hanggang dito. Nasa 11% hanggang dun sa baba. Kaya naman, samahan niyo ako. At dati, tuloy-tuloy na tayo. Iikutan ko lang muna itong truck. Chichik ko yung mga gulong at mag-perform ako ng 6 ball brake application para ma-adjust ko yung aking tire. Kaya, tara! Chichik lang natin! Yun! Chichik natin lahat! Mahirap na. How's it going, man? Yeah, I also pass you over there. All right. Yeah, well, yeah. All right. Oh, ganda-ganda. Oh, pya, marami pa, full pa. Wow. Okay. Ilaw sa taas, kumpleto lahat naman. Tapos, check muna natin itong ano, temperature. Okay. So, tama-tama lang, minus 1.7. Tara. Perform tayo ng ano, full brake application to adjust the brake. Yan. One. Tapos pangatin natin itong ano. Itong ating hangin. Hanggang sa 120. Tapos another 4. Yan. 3 4 5 6 Yan. Neutral, tapos ilagay ko muna ang sarili ko sa off duty, guys. Balik natin ang sarili natin sa off duty. Kasi nag ano, change of duty. Okay. Alright, you guys, let's go. Naunahan na ako nung mag-asawa. Wow. Anyway, siyempre, ganun talaga. Mas magaan naman yung load nila. Galing. Siyempre, maganda yon yung ganong klase ng ano ng mag-asawa. At ang kagandahan sa kanila, mga kaibigan, is may nag-aalaga sa mga anak nila. At saka malaki na daw, sabi, 18 years old. Nice to meet you guys, Ray, at saka ang pangalan ng si Mrs. niya. Makakalimutin ako sa mga pangalan, mga kaibigan.
Okay, so andito tayo sa una, 8% downgrade. Ano ko yung aking signal light para malaman ng tao na mabagal ang takbo natin. Dahan-dahan lang, kapag ka ganitong palusong tayo, lalo pag winter, eh kailangan mong magdahan-dahan dito. Hindi ito makukuha sa ano, sa paspasa, lalo pag mabigat. Ay nako, naka-lock ito. Inilagay ko lang yung aking gear, itong kambyo ng sa manual, para hindi siya mag-change shift. Kasi kapag ka, kapag tumatakbo kasi itong truck tapos naka-drive siya, automatic drive, minsan pag na-sense ng truck na medyo nahihirapan siya, siya mismo yung nag-ano eh, nag-a-adjust ng speed ng gear eh. Umaangat siya sa 8 ganyan, nagpe-pick up siya ng speed. In order to do that, yung hindi mo ano, hindi ka magano, yung hindi mag-pick up, kailangan mong i-manual, ganito lang. Marami-rami na yun nasa likuran ko eh, wala tayong magagawa. Matagal ng panahon guys, mula nung huli akong pumunta rito, nung nag-Vancouver pa tayo, sa ano pa tayo eh, sa last year. Sarado kasi ngayon ng Golden, gawa nga ng yung construction, minamadali na naman, gawa nga ng papalapit na naman ng winter. Pero ang sabi, magbubukas siya ng December. December the 1st, kasagsagan na yun ng winter. Kaya naman, sarado, kaya nag-detour tayo dito sa Radium Hot Spring. Tapos pitik-pitikan lang natin ng konti sa trailer brake. Kung sakali man. Doon sa bandara nang medyo masikip eh. Lalo ang karga natin eh, ang inihila natin itong tri-axle na container ng Trappers, mabigat to. Nung tinimbang ko nga to nung kinuha ko, nasa 95,000 eh. Wow! Combination ng tractor tsaka yan, load natin inihila, 95,000 pound. Pag na 96 nga eh. Hindi ako masyadong nagagamit ng tractor brake dito sa bundok mga kaibigan. Pagka ano, engine brake at saka trailer brake lang yung pinagaano ko. Tapos kapag ka talagang hindi niya kaya, yun, sinusuportahan ko na lang ng tractor brake. Kasi mahirap mapudpudan ng preno. Magdadalawang taon na si Cordapia sa March eh, baka mamaya next year na inspection o mandatory inspection, magsasabi silang magpalit na ako ng preno eh, kamahal-mahal ang preno. Kadalasan kasi talaga dito sa ganitong bundok, talagang usually hindi mo basta-basta hindi gamitin ang preno mo rito. Kaya naman, syempre, yung advice lang, bago ka bumaba, no? Bago ka bumaba ng bundok, kailangan yung iyong ano, yung
yung iyong approach mabagal para sa ganun, hindi yung ahabulin mo yung slow down kapag kayong alam mo nagmamatulin na. Minsan pagka talagang hindi mo na kaya, hindi na kumakagat yung preno mo, kaya nga masusunog pa nga yung preno, yun ang cost ng tire eh. Or else worse, dumire-diretso ka sa bangin. Dito sa lugar na to, mga kaibigan, balak ko sanang dalhin ang pamilya ko rito eh. Magandang maligo dyan sa loob ng ano, ng hot spring. Kahit ang lamig-lamig, talagang mainit dyan kasi nasa gitna ng bundok daw yun eh. Wow! Nadadaanan ko, nakakarating ako rito pero hindi pa ako nakarating dun sa hot spring. You have 1 hour and 42 minutes of remaining drive time. Yes, meron pa tayong 1 hour and 42 minutes. Hindi ko alam kung hanggang saan ang aabutin ko nito. Kasi guys, recap na itong ginagamit natin. Oops! May mga ano? Ano yan? Mga deer. Mahirap. Deer ba yan o ano? Mountain goat. Wow! Mountain goat. Ito banda yung simula ng ano, masikip guys. Ito na yung ano, Radium Hot Spring. Nakita natin itong sign na to. Yan. Slow down, roll safe. The ship. Ship, sabi niya. Yun sa ano kaganina, dead zone dun eh. Walang ano, walang signal. Ngayon lang, oh, yun, text ni Mrs. Ngayon ko lang na-receive. Marami pang pulis dito guys. Kaya kailangan dito lagi tayong sumunod sa ano, speed. Baka mamaya ayun o, 11% downgrade. Yan eh. Yan yata sa baba na yan yung hot spring eh. Or dito, yung pool. Underground to pool passage. Ayan, ito dito. Percent next 0.5 mile. To. Daan-daan lang tayo dito, baka mamaya ma putputan tayo ng preno. Ayaw kumagat, nako po. Tuloy, nakikita nyo yan guys, oh. Pag ganun ganun, oh. Ang daming ship. Ayan naman, nasa kilid-kilid, oh. Ayan na. Oh, kasarap ang karne yan. Wow. Ayan, guys, ito ang ano. Dito matindi rito, masikip to, eh, nakakatakot to kapag ka hindi ka prepare dito. Cedar.
Yan, 30 km per hour, kailangan mabagal ka rito. So either dumiretso ka o yung trailer mo may palo sa kasaka sa lubong mo eh. At least malapit na tayo dito sa Mayan, no? At makababa tayo ng matiwasay sa awa ni Lord. Yes! Malayo-layo pa ang aking biyahe, mga kaibigan. Dandaan tayo rito kasi baka mamaya may... Ang nakakatakot dito guys, yung baka mamaya biglang tumawid mga bata eh. Lalo na yung mga kantuhan. Balik ko na siya sa drive. Take the first exit. Alright, dito na tayo sa mismong bayan ng Kutinay o Radium Hot Spring. Radium. Dito sa roundabout na to, papunta na ng Golden. Hanggang Golden lang ako, guys. Take the first exit to Highway 95. Okay. Alright, dito na tayo sa mismong Radium roundabout. At mga kaibigan, no, hanggang sa muli nating pagkikita, maraming salamat sa inyo, walang sawang pagsuporta. Shoutout nga po muli dun sa mag-asawa kaganina at sa sunod-sunod na video vlog natin, kita-kita ulit tayo at maraming salamat dahil nakatawid tayo ng 93 Radium Hot Spring na nasa maayos, walang nangyari kasi matindi rin dyan lalo na pag sis, no. Keep safe, eat healthy, at thank you guys. Peace out. Bye. Lakay Pinoy Tracker.